Papalapit na ng papalapit ang laban ng ating mga young blood Gilas Pilipinas at nito lang ay pinangalanan na ang head coach ng ating national team na si Coach Jong Ouechico. Kakalabas lang din ng final lineup ng posibleng pinakamahirap na makakalaban nila ang Indonesia national team. At kung mapapansin natin ay kasama ang kanilang bagong naturalized player na si Lester Prosper at kasama ang kanilang bagong local player na si Brandon Diawato. Malaking dagok pa sa Gilas Pilipinas dahil sa nabawasan pa sila ng isang player dahil sa pagkaka-injury ni Alain Bolanadi na nagkaroon ng dislocated shoulder injury na nakuha nito sa kanilang practice. Malaking problema din ng ating Gilas Pilipinas ang kanilang chemistry dahil sa lack of preparation nila. Dagdag pa ang kanilang conditioning na questionable na una nang sinabi ng kanilang program director na si Coach Tom Baldwin. Nakulang talaga sila sa practice at preparation dahil sa nangyaring pandemic. Problema din ng ating national team kung sino ang magbabantay sa naturalized player ng Indonesia na si Lester Prosper na sigurado nang maglalaro ngayong November window. Si Angelo Kawami sana pero paano kung hindi umabot ang kanyang naturalization process sa laban? Mahihirapan talaga ang ating mga young blood Gilas Pilipinas. Kaya nga kaya ni Isaac Go si Lester Prosper na malakas sa loob, malaki at mas matangkad o ang 6'10 na si Justin Baltasar o ang bago lang sa international game ang 6'8 na si Kenmar Carino? Well, malalaman natin yan sa darating na laban. Dapat din nilang bantayan ang Indo-America na si Brandon Diawato na veterano na sa ABL. Hindi siya ganun ka-explosive sa loob ng court pero malaking threat pa rin ito kung hindi mababantayan ng husto dahil sasanay na ito sa mga international game at veterano na at may tira din sa labas kaya dapat nila itong paghandaan. At ang delikado pa dito ay 3 buwan silang naghanda para lang matalo nila ang Gilas Pilipinas. Kabaliktaran naman ito sa ating national team na napakaikli ng kanilang preparation. Pero bagamat ganon, ay lalaban pa rin ang ating national team bilang paghahanda na din ito sa darating na FIBA World Cup 2023. Kahit na kulang sa condition at preparation na ipapakita pa rin nila ang kanilang puso sa laban. Una nilang makakalaban ang Thailand national team sa November 27 na hindi din birong kalaban. Susunod ang hindi pa siguradong South Korea sa November 28. November 29 naman nila makakalaban ang mas lumakas na Indonesia at sa November 30 ay ang Thailand national team ulit. Sila mga ka-PM, isang mabilis na update lang sa ating national team hanggang sa muli.